Okay. Magandang araw mga kapamilya. Welcome to Journeys of Hope. This weekend, kagaya ng napangako natin, for the next 2 or 3 weekends, we will listen to the stories of the journeys of our talent sa ABS. Ano? At ngayon, mapalad tayo na ang ating guest is si JM Yusores. Tama ba, JM? Yes po, Yusores po. Yusores. Nang grand champion siya ng ano, Showtime tawag ng tanghalan. Welcome, JM. Salamat sa pag-unlock mo sa imbitasyon namin. Thank you very much. Thank you po. Thank you for Father. So, JM, alam mo yung isa kong medyo na intriga is ano eh. Industrial engineering graduate ka, no? Opo. Tapos noon, you chose to do a career in entertainment. Pwede, can you tell us the story, yung journey mo ng pagkanta at yung pagsali sa mga contest? Mm-hmm. Actually, Father, I first time ko pong mag-join po ng talent contest, na singing contest for yung tawag ng tanghalan po. So it's a completely time, first time. Yes po, it's a complete new experience sa akin noon. Ang nangyari po kasi noon, syempre nung hindi po ako privileged nung lumaki, hindi po mayaman yung family namin. So I've always had this passion for singing. Pero parang na-overcome yun ng yung kailangan ko pong mag-aral muna. I've always had this passion for music. Pero pinili ko po na makapag-aral po muna. And of course, yung kasama na din yung pressure din sa family na hindi kami mayaman, mahirap lang po kami. Kaya kailangan ko mag-aral taga muna. Taga saan kayo, JM? Taga saan kayo saan ka lumaki? Lumaki po ako, childhood po talaga. Galing po kaming QC, Quezon City. Nakatira kami sa isang informal settlers area. Okay. Dito sa QC. Tapos nung na-demolish po, nag-rent po kami ng house sa Taguig po. And doon na po ako nag-high school, doon na rin po ako tumira for the rest of nung nag-college po ako, ganoon. Oo. Yes. Yes. Okay. And then, di po ako nagkaroon ng chance sumali sa mga singing contests. Mm-hmm. Talagang sa bahay lang. Kung familiar po kayo sa Church of the Risen Lord, dyan po sa UP Diliman. Yes, yes. Yes. Doon po kasi ako nag-college sa UP Diliman. UP. So, industrial engineering. Yes. Wow, okay. Yes po. So parang nakitaan naman po ako ng potential ng parents ko na ma-pursue ko yung studies ko. And I've also pursued it para din talaga sa family. And then, okay, Sinantabi ko muna po yung passion ko. And then, yung tawag ng tanghalan po, dumating po siya sa akin nung pandemic. Nung tipong nasa point na ako na wala naman akong ginagawa para sa pagkanta. Wala akong pinupush para doon. I just sing sa bahay, sa banyo. Pero parang by then, parang sabi ko, ayaw ko na. Lilipad na lang ako ng ibang bansa. Mag-a-abroad na lang po ako. And sakto po noon, mag-a-abroad na ako. Biglang nag-close yung mga borders and then na-depress po ako and all. Okay. Tapos doon po dumating yung chance and opportunity para makapag-audition ako sa tawag ng tanghalan. And sobrang crazy lang po na parang wala to sa plano kong lahat. But the right opportunity came to me. Hindi po. And ano yun, hindi ka talaga nagbalak maging entertainer, ganun. Talagang tinabi mo na sa isipan mo yun. May mga daydreaming pa rin nangyari noong mga times na yun. Pero nag-audition din po ako sa mga shows naman sa different stations sa ABS po. Pero parang di pa talaga po ako hinug ng mga time na yun. And yun nga, nagpatong-patong din na baka hindi talaga ako para dito. Pero syempre, may mga little hopes pa rin na kapag may mga nakaka-appreciate sa'yo habang kumakanta, parang ba't hindi ko itry? Mm-hmm. And nung wala naman po akong ginagawa ng pandemic masyado, work from home po ako nun. Okay. Kaya, so nagtatrabaho ka na? Nagtatrabaho ka na? Opo. Nung mag-apply ka, okay. That's yes, right, di ba nagbabala ka mag-abroad na lang? Ano? Yes po. Okay. Nagtrabaho po for 3 years and then sabi saan ko, ka nagtrabaho? Sa Metagig din? Opo, sa BGC. Meron din po sa QC. Okay. And then, nung nag-pandemic, anong nangyari na? Okay. Nung nag-pandemic po, nag-resign po ako sa work ko kasi parang may mga flight details na nga po ako papuntang Australia. May visa na.
ready na po akong lumipad talaga. Okay, to work in Australia. To work in Australia. Uh-oh. And then, nag-close po yung borders. And, yeah, ayun very po. strict ang Australia, no? At the start, Yes very po. strict ang ano nila. Oh. And then, yeah, okay. And then po, yun, bigla na lang nagkaroon ng chance na kakanta lang po ako ng sa mga online apps po, online streaming apps. Tapos, na may naka-discover po sa akin doon na taga Showtime. It's Showtime. And then, sabi niya mag-audition po ako. Okay. Yun. And mahirap din po yung journey ko, pero nakapasok po ako sa mga first rounds. Wala po akong expectations at all. Gusto ko lang itry. And okay. Mga kalaban ko doon, mga kontisero, mga ilang beses na silang taga-appear sa TV, magagaling talaga po. And sa, di ko talaga hasa, in-expect. Hasana, hasang-hasa. Opo. Di ko talaga po in-expect. And nandito na po ako ngayon na pinupursu ko na talaga yung passion na meron talaga ako since bata po. Okay, okay. So, ano yung experience, ano, JM? Ano yung naging experience mo nung, sabi mo nga, di ba, parang medyo ninervous ka dahil veterano na yung mga katapat mo, no? But ano yung mga what gave you, number one, di ba, what gave you inspiration to just, sige, laban lang, and then, may times ba na parang pakiramdam mo, baka ano, baka matalo ko, baka... Yes po. Talagang wala. Sa totoo lang po, sinet ko na talaga yung sarili ko na wag ako mag-expect ng anything. Kasi Okay. Mas lalo lang po akong ma-distract and magiging hindi ako effective na kumanta. Kasi parang iniisip ko competition, competition. Sabi ko, sila sanay sila sa competition. Ako, sanay lang ako mag-express ng sarili ko. Okay. So, that's what I did. And kinabahan din po ako. May mga moments po na kinabahan po kasi syempre na as papalapit na po yung grand finals, nakakapasok ako sa mga kada stage. So syempre may pressure din na parang nagbigay ako ng magandang performance po nung previous rounds and then kailangan i-continue ko kasi syempre marami na pong nakakapanood sa akin, hindi na lang po yung mga kapitbahay ko. So yun yung na yung nag-push talaga sa akin na mas usayan pa and mas mag-discover pa ng mga abilities ko within the competition po. Meron kang coach during that time? May nagko-coach ba sa inyo pagka ganyan competition? May in-house coach po yung tawag ng tanghalan po. Pwede ka mag-consult doon? O talaga naka-assign ka sa coach? Ano po, magko-consult po kami. Kung okay. Okay po ba, magre-record po kami ng kanta namin. Tapos okay po ba, ganyan po. Sa ano, JM, how was yung support ng pamilya mo? During the competition po. During the competition. Nagulat ba sila nung sinabi mong sasali ako? Hindi naman po sila nagulat kasi alam naman talaga nila na mahilig po talaga akong kumanta. And okay. Every time na may mag-audition po ako na hindi naman ako nakakapasok, talagang very supportive naman po sila. Especially after I graduated po. Kasi nung una, nung bata po ko, gusto kong sumali talaga ng mga competitions. Kaso ayaw nila kasi mag-aral daw po muna ako. Okay. And baka makahad lang po yan sa pag-graduate ko. And nung nag-after graduation, nung nafe-feel nila sa akin na parang something is missing with me. Parang may kulang sa akin na parang pangarap ko lang dati maka-earn ng sapat na pera. Pero nakaka-earn na ako ng ganun po, parang may kulang pa din. Doon okay. po sila naging supportive na kung anong gusto ko. Okay. Ilan ba kayo sa pamilya, JM? Ilan kayo magkakapatid? Ano po, tatlo lang po kami. Yung tatlo ako lang. Tsaka father ko po. Okay. Tsaka mother ko. Tatlo Bali, lang po. Only child ka? Yes po, only child po ko sa... Okay. So, and then ang parents mo, anong trabaho? If you don't mind my asking, anong trabaho ng parents mo? Yung mother ko po, housewife po siya. Yung father ko po, driver po. Okay. So nung nakita nilang malungkot ka, kahit nagtatrabaho na, kumikita ka na, dun lang sinabi nila, sige anak, anuhin mo na yung pangarap mo. Opo, dun po nila na, kung nakikita, hindi naman po siya malungkot, pero kumbaga, nakikita nila ako happiest when I sing. Okay. When I listen to music. Iba po yung pakiramdam kapag ganun po eh. Uh-oh. And pag-uwi ako ng trabaho, parang na... nababagot ako, nabubugnot ako, gano'n. So, doon sila nakaisip na parang baka kailangan nating maging supportive dito sa anak natin.
Okay. Ang galing, ha? Ang galing nung ano no, nung turning point na 'yon, ano, Opo. na oh. So tapos no, nung sinabi nila sige to try it. So game ko na kaagad. Opo. Ako naman po, hindi naman sila, kumbaga support lang talaga sila. Ako talaga mahilig din talaga akong mag-explore and try my luck. So, audition lang, tapos sinasabi ko sa parents ko. Nag-audition po ako, pumasok po ako sa first screening, ganyan. Tapos, the next day, parang, ay, wala na po. Hindi na. Hindi na ako na-call back. Next time na lang. Pero sila, hindi po nila ako dini-discourage. Try again, try again. Opo. So, aside from your parents, sino yung inspiration mo pa? Sino yung talagang nag-inspire sa'yo na... Nang patuloy po sa pangarap na to. May kaibigan mo ba? May girlfriend ka ba? Or ano na nag-inspire? Talaga nag-support sa'yo? More on mga kaibigan po. Okay. Kasi pag kumakanta po ako sa mga... Nyari po, kakain lang kami sa isang resto bar, ganyan. Bigla po akong ipupush ng mga kaibigan ko, uy, may open mic, kumanta ka, ganyan. Tapos, sasabihin nila. Alam nilang mahilig ka talaga. Yes po, kahit sa mga, okay, sa companies na napuntahan ko po, lagi po nila ako pinupush na kakanta ako pag may event, ganyan. Pag may Christmas program. Tapos, grabe yung support po nila sa akin. Kaya, ako po kasi may times na din, hindi po ako motivated eh. Parang, disappoint ako sa sarili ko. Pero when the, yung compliments galing sa ibang tao, dun ka makakapag-isip na... Nakaka-push din. Yes, nakaka-boost po ng confidence po. Okay. So, and then, so finally, okay, sabi mo, lahat ng auditions, parang hindi ka nako-call back, ano? So, sa tawag ng tanghalan, so nag-audition ka. Opo. So, tanggap ka, okay? Yes po, natanggap po ako. And then, actually, kinwento po sa akin ng talent coordinator ng TNT. Noong una po, ayaw pa po akong isa lang kasi parang di pa daw sila sigurado sa akin. Baka magong. Oo, baka magong. Baka hindi ako... Kasi kabado po ako noong una. Lagi po kinakabahan pag kumakanta. Tapos, nung hindi po ako na-line up, yung talent coordinator, pinush po talaga na inilaban niya po sa mga susunod pa na mga rounds na si JM, pwede natin tong isabak na. Ganyan po. Yan po. And then, din tuloy-tuloy na po, parang first na performance ko, medyo maganda na po yung response ng mga viewers. Mm-hmm. And then, nagsunod-sunod na po, especially nung nasabi ko po yung kwento ko po sa buhay. Mas naging hooked po yung mga viewers po. So as you were going through that, yung medyo pa okay nang pa okay. Ano yung pakiramdam, JM? Yung kasi 'di ba ikaw from bahala na, try my luck, 'di ba? Tapos sabi mo nga, 'di ba, parang pagpasok mo sa tawag ng tanghalan, parang medyo na overwhelm ka na lahat ng kasabay mo, veterano sanay, 'di ba? Tapos unti-unti nararamdam mo ba, may chance ako mag-champion? Na unti-unti mo bang naramdaman yon? Nung tuloy-tuloy na po, parang napapaisip po ako, parang may ano ba, parang does God work in mysterious ways ba? Parang ganon. Kasi parang hindi niya po ako pinatuloy ng Australia, tapos bigla na lang may ganito. Pumasok ako ng first round and then nagalingan sa akin yung ibang mga tao, may mga supporters na po ako by then. And tapos tuloy-tuloy po, kahit hindi po ako pinapabayaan kada round, parang nakakapasok po. So, hindi naman ito coincidence siguro. Parang naiisip ko, baka may chance na para talaga sa akin to. And then, after that, nilaban ko na lang po talaga yung mga susunod po. Nagtiwala na talaga ako na basta ang gagawin ko lang, bibigay ko lang yung best ko. And if para sa akin to, ibibigay to po sa akin. And yun po yung nangyari. Okay. So parang may personal motivation na nangyari. No? Opo. Tapos ano, JM, how has it been since, how has it been since nag-champion ka? Paano na bago yung buhay? Sobrang bagong-bago po dahil... wala po akong professional experience sa singing. So, ngayon nakakumakanta po ako sa ASAP. ASAP, yes. Napapanood kita doon eh. Tapos kakaduet ko po mga
Grabe, mga idol ko po yun. Parang mas kinakabahan pa nga po ako ngayon kaysa dati sa ano, TNT. Kasi, of course, you're singing with the, ano po, with the mga icons. And then, ano grabe. Siguro, JM, ano, yung pakiramdam na never in my wildest dreams mangyayari yes sa akin to, no? Yes po. Parang, minsan nga, parang, JM, ayun, ano, sino bang idol na mo noon? Sinong idol mo? Bago ka nag-TNT, sino yung nag-idol mo noon? Ano po ang idol ko noon sila? Miss Sarah G, Miss Regine, Miss Sir Gary V. Sila po yung mga sobrang iniidol ko po. Tapos nakikita ko, katrabaho ko sila ngayon. Kaya may times mo, hindi ko alam kung paano magre-react kapag nandun sila eh. Kaya tatahimik na lang ako. Pero I'm sure mini-mentor ka rin nila. Parang in-encourage ka nila na siguro alam nila na nininervous ka, no? O, feeling ko yun po yung brand ko sa ano eh, sa ASAP. Ako po yung laging nininervyos. Kaya yung mga sila, ano, sila Miss Regine po, parang may times po na talagang nangangatog po. Kasi kaduet ko po siya noon. First time ko po siyang makaduet. Tapos pinag-pray niya po ako dung, dung actual ano, before performance. Grabe po. So, but every ano, every time kam, I guess nagpa-practice kayo, 'di ba? Ano, the day before or 'di ba? Yes Kadalasan po, may practice 'yan, 'di ba, na ano. Yes po. So, for the kailan, morning. Sa morning, tama, morning, 'di ba? Maaga kayo dumadating, may practice. Yes po. So, ano 'yan? Na, ahead of time alam mo naman, let's say a week before na o itong next week, JM, ito yung number mo, ito yung kaduet mo, itong gagawin mo. So, yes po. So pagka gano'n, na-assign ka, ano yung paano ka naghahanda at saka ano yung iniisip mo na bukod sa nervyos? Opo. Ako naman po, sa una, nininervyos talaga po ako. Pero pag nag-perform na ako, parang binibigay ko na lang po sa audience kung ano yung deserve nila na performance, especially it's ASAP. So ako nag, pero ako talaga po, personally, I prepare a lot po para sa mga performances. Okay. So nire-record ko muna yung sarili ko and sinecheck ko kung maganda ba pakinggan po. And then, pag okay. Nandun na ako sa ASAP stage and parang hindi na po ako mag-iisip pa ako ano gagawin ko at prepared na po ako pagdating doon. Okay. And then ano, so ngayon ba ano, may marami na kayong mga gigs, 'di ba? Yung mga lumalabas kanoon. Balik na ba 'yon? Balik na ngayon 'yon? Mayroon na rin po, may especially now po na may mga fiestas, ganun po. Oo, meron na din po. Oo. So mga mall shows, meron na rin. Meron na din po. May mga nakatatlong beses na po ata ako na 3 or 4 okay. Mall shows po. So kamusta naman ngayon ang ano, yung ano naman ang reaction ng mga magulang mo ngayon? Alam niyo po, minsan naiisip nila, ako po may parang may nagbago sa treatment nila sa akin kasi hindi ko alam, minsan iniisip nila anak ko pa ba to o TV personality na. Parang may ganun sila po. Ano parang na sila? Minsan nga, starstruck. Opo, minsan may ganun silang ganap. Pero ako, syempre, ganun pa rin naman. Wala naman pong nagbago. And very, very supportive din sila. Especially na po na nag-venture ako into acting. So meron po akong movie ngayon. And ah, talaga? Then, saan? Ano yung movie mo? Yung movie ko po is Ako Si Ninoy by Ah, Direk Vince okay. Tanyada po. Okay. Sa yes. ano, 'di ba si sinong kasama mo ron? Si Juan Carlos po. Si Juan Carlos. Oo. Yes po. Tama, oo. Ah, okay, yes, okay. So, yes, kamusta experience 'yon? Ayun ulit po, parang katulad dati na yung pumasok po ako ng TNT. Parang ngayon ganun din po yung na-feel ko kasi bagong experience na naman sa akin, hindi naman ako as Paano actor. Ka ano? Paano ka na-involve sa Ako Si Ninoy? Actually, nag-perform po ako in front of Direk Vince sa isa pong ganap lang po sa, parang na-invite lang po ako sa isang event. Tapos pinasample lang po ako. And after that po, pinaupo ako ni Direk Vince sa katabi niya. Sabi, JM, uma-acting ka ba? Sabi niya. Naisip ko po, hala, baka bigyan ako nito ng opportunity. Kahit hindi po ako marunong, sabi ko kay Direk, yes po, opo. Okay. And the rest is history. Pero talagang helpful naman si Direk Vince nung shooting po. Wala na rin siyang magagawa na nandun na rin po ako. Nakas ka na. Pero ano yan, very pleasant naman yung experience mo ron. Yes po, life-changing po. And
na in what way naging ano sa iyo life-changing ano? Kasi kumbaga na involve ako sa ibang bagay naman po. Hindi ko na rin ito yung talagang hindi ko po in-expect na talagang mararating ko na makakapaggawa po ako ng movie. And part movie. Po kasi ako ng main cast. So okay. To be part of that and then si anong sinong character mo? Ano po ako doon, journalist po ako doon. Okay. Isa po okay. akong sa mga parang papel po ng parang kumbaga after ni Noy, parang isa po ako sa mga main cast. Yan lang po. So may mga scenes po ako doon na mga action scenes, you know. So parang yun, life changing talaga kasi. Oo. First of all, never po ako nakapagsapakan sa buhay ko. Yan po. Pero ano, happy naman si Direk, of course, 'di ba? Syempre. Yes po. Happy naman po si Direk sa naging resulta kasi tinrabaho ko naman po talaga yung mga scenes and nag-prepare talaga ako before and nanood ako ng mga documentaries about news reporting and okay. also talagang prepared So po ako nag-ano dun ka, sa parang nag-workshop ka mag-isa. Yes po. Opo, nag-ano po ako, nag-newscast ako mag-isa sa bahay. Oo. So ano ba, meron bang mga coming projects sa tingin mo? Meron pang mga susunod? Ayun po, pinupush na po ako ng mga ibang kong friends na try ko na din yung ibang pang mga opportunity sa acting, ganyan. So Oo. ako naman po, basta parang opportunity, tinatanggap ko naman po. Okay, pero ang first love is singing. Of course po. And yung movie po kasi musical, kaya po ako na-select din doon. Ah, okay. So may singing ano ka rin? May singing, may singing parts din po. Okay. So ano, anong nakikita ba nila mo at ng iyong mga managers na ano, direction ng career mo? Actually po, bali, baka mag-meeting pa lang po kami. Oh, okay. So, sino kasi bang ano hindi mo? rin Sinong nila, handler mo? Si Lab? Sila Ate Ying po, from Polaris po, sila Sir Riley Santiago po. Okay, yeah. Yes po. Direk so, Riley? Direk Riley Santiago? Yes po. Okay. Tama. Yun yung group niya, no, na hinahandle. Puro singers kayo sa group niya? Most of singers po, most of us po ay galing pong mga reality competitions po. Oo, karamihan ano no. May mga dancers din po. Ah, okay. Among the singers, sino yung pinaka-barkada mo? Yung sa ASAP? Sa ASAP po sila, sa Mangubat, sila Kimo, mga baguhan din po na artists po. Okay. Yung mga ka-age group ko po na mga artists, sila Ella. Ilan taong ka na ba, JM? 24 po. 24. Ah, okay. Okay. So, nice time to start a career sa entertainment, yes, lalo po. Na, 'di ba? So, and then ano, where is your dream now? Saan nandun yung pangarap mo ngayon? Kasi ibang-iba na yung mundo mo, 'di ba? Opo. Siyempre, yung pangarap mo dati na parang hindi naman siya na isang tabi, pero pinut on hold, 'di ba? Kasi yes po. Kailangan magtrabaho, kailangan kumita para sa pamilya. Yes, pero po. All of a sudden nabuksan ulit yung itong opportunity na to, no? So ano yes, ngayon, saan na ngayon yung pangarap mo? Alam niyo po, funny thing is, before, parang sabi ko, ang pangarap ko nung bata po ako, kumita lang po ako ng 25,000 a month, tapos makapagbigay sa parents ko. And Okay. After achieving that dream, sabi ko, gusto ko pong magkaroon ng trabaho na singing related, tapos makapagbigay pa rin sa family ko. And now that I have it po, na-realize ko, it's not about dreaming bigger. It's dreaming deeper. And ang pangarap ko po ngayon is maging successful po sa career na to and maging inspiration and mag-help din po ng mga katulad ko dati na hindi privileged na tao. Parang wala kang karapatang mangarap sa gantong field, sa pagkanta, sa mga arts. Kailangan mong mag-persen yung sarili mong gustuhin yung mga bagay na hindi mo gusto. Para yun po yung para lang ko. Kumita, para lang mabuhay at kumita ng pera, no? So opo. Ang galing na ano. So ano, I like what you said na hindi lang yung earning more or getting more, pero yung I guess medyo may makahulugan yung ano, no?
yung pinapasok mo, yung ginagawa mo, no? Yung ginagawa yes, mo. So now parang talagang ito na ipupursue mo, really to go into acting and singing, of course, primarily singing, ano, 'di ba? Yes, so po. Ito talaga po. Oo. So how do you continue to parang improve, 'di ba, in your, kasi syempre ano yan eh, kailangan ma-sustain mo yung brand mo, 'di ba? Kasi may brand din eh, 'di ba, mga singers. Opo. 'Di ba? So how do you plan to sustain that? Ano bang brand mo? Sa tingin mo ikaw, anong brand mo as a singer? Alam niyo po, ano po eh, wala. Kumbaga, yung brand ko po is TNT brand right now po. Kasi okay, pag lumabas ka po ng TNT ang brand mo, pang malakas ang bosesan, konti zero, ganyan. Uh-huh. Pero ngayon po, I'm trying to build my brand pa lang po. And the brand that I want to have is vocals pa rin po. Okay. Serving vocals. And I want to venture into songwriting. And, galing, galing. Oo. Yes. Kaya ngayon po, actually may nirelease po ako na song na kino-write ko. Pero ngayon po, gusto ko makapagsulat pwede po ba, ako no? ng kanta. Can you sing on a my few own. lines from that song? Pwede? Ilang gabi nang pinag-isipan paano bibigkas. Sabi nila, marahil nga sobrang ang tanga ko na. Bakit wari bang ikaw na lang ang laging tama? Paulit-ulit lang nakakasawa. Oh, thank you. So, ni-release na yon. Yes po, last year po ni-release po. Okay, okay. So, and you think ano, no? You think that's career track na pwede mong pasukin, no? Opo, yun po yung gusto ko pong pasukin, and so far supportive naman po yung mga supporters ko about my mga plans ko po. Oo. Good, good. So, JM, anong advice mo sa mga batang nangangarap? And kadalasan nga, I mean, I like what you said na ang daming nangangarap, pero dahil sa sirkumstansya ng buhay nila, kailangan nila medyo isa-isang tabi, sandali yung pangarap, di ba? Pero kagaya mo, di ba, nabalikan mo yung pangarap mo eh. So anong mapapayo mo bilang closing words sa mga nanonood sa atin? Meron po akong narinig once na parang advice din to na binigay po ni Celine Dion sa isa niyang interview. Mm-hmm. Sabi niya, don't hold on to your dreams. Hold on to yourself. Mm-hmm. So, as we grow old and may mga bagay na hindi natin na-achieve, wag yun yung disappointment, wag yun yung maging dahilan para ma-break yung hopes natin to become successful in the future. Just hold on to ourselves. Maniwala tayo sa sarili natin na one day, probably, makukuha natin yung pangarap natin or we can meet it halfway. But anyway, walang, kailangan mo talagang maniwala sa sarili mo. Maniwala ka na kaya mong gawin, kaya mong matupad yung mga pangarap mo. Okay. Wow. Thank you, JM. Maraming salamat, and napakagandang journey. And I wish you all the best, JM. I wish Thank you all po, the Father. Best. Sana lalong-lalo na you may become successful dahil yung pangarap mo is matulungan yung mga taong na dinadaanan din yung dinaanan mo. No? So, Opo. So maraming salamat, JM. Thank you for sharing your journey with us. No? Thank Talagang you so puno much, ng pag-asa. Yeah. Thank you. Maraming salamat po.